mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Camille Magno, ECMI member ng Cabiao Chapter. Ang ating pong aaralin ngayon ay ang mga awit, chapter 127, ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng isang awit. Chapter 127. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh, ang salungsod ay gumabay. Ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa akong bumangon, gabing-gabi kong humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan. Kung sila man ng kalaban, ay magtagpo sa hukuman. Sa unang bahagi po ng chapter 127 ay sinasabi na kung hindi po si Lord ang gagabay sa pagtayo nila ng bahay o ng lungsod, ay wala rin po itong kabuluhan. Kahit gaano pa po sila kaagang magtrabaho at kahit gaano pa po sila late na matapos, kung wala po ang gabay ng Panginoon, wala po itong katuturan. Mga kapatid, ito po ay paalala sa atin na sa lahat po ng ating ginagawa, maging ito po ay sa bahay, business, church, o tahanan. Lahat po ng ito ay nangangailangan ng total dependence sa ating Panginoon. Kung wala po si Lord being in charge, lahat po ng ating pagsisikap ay masasayang lamang. At lahat po ng ating gagawin ay hindi magiging successful. Sabi nga po sa Hebrews chapter 3 verse 4, "For every house is built by someone, but God
is the builder of everything. Kaya sa pag-establish po natin sa ating bahay at tahanan, sa ating family and marriage, sa ating church and community, si Lord Jesus po ang gawin nating foundation. Siya lang po ang gawin nating soul foundation. At nakakasiguro pong hindi niya tayo bibiguin. Sa ikalawang bahagi naman po ng chapter 127 ay patungkol sa mga anak. Ang mga anak po ay isang malaking pagpapala o blessing mula sa Panginoon. Sinasabi po na ang mga anak ay hindi po resulta ng ating mga gawa o plano. Bagkus ito po ay pagpapala mula sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Loving Father, I want you to be the one watching over my life in all I say and do. Dahil kung wala ka, Panginoon, I can do nothing. I praise your name that I can do all things sa pamamagitan mo, Lord, na nagbibigay sa akin ng lakas. Salamat po, Panginoon, sa aming mga anak na biyaya mula sa iyo. Tulungan mo po kami na mapalaki sila nang naaayon sa iyong kagustuhan. Hinihingi namin, Panginoon, ang iyong proteksyon at paggabay sa aming mga anak. This all we ask in Jesus' name, our Lord. Amen.